Magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Sa pangalan po ng tunay at nag-iisa, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari, Panginoong Hesukristong pinaka makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng tunay na sugo, Don Edmundo Makasaliglay, sa pangalan ng kanyang kanang kamay, ang sisiu ng Haring Agila si Elder Ver, ito po naman ang inakay ng sisiu ng Haring Agila si Brother Ver. Yan. Oh, happy Sabat po ulit sa inyo lahat. Saan man panig kayo ng Pilipinas naroon, Luzon, Visayas, Mindanao, saan man panig kayo ng mundo naabot, itong ating pang-ilan na ito. Pang-apat na Back to Christ virtual concert gamit ang internet, gamit ang Zoom application. So, kumusta po kayo? Dalangin po namin na nasa mabuti kayong kalagayan, ligtas anumang kapahamakan at syempre ligtas sa kumakalat na salot na COVID-19. So anuman po ang inyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, inaanyayahan namin kayo na makasama namin kayo at sabay-sabay kayo na magpuri at magparangal ngayong araw nito ng Sabat sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinagkakaabalahan makapangyarihan sa lahat. Para sa ating pambungad na bilang, palapakan natin si Brother Ricky Boy Rodrigo. Ikaw, pagliligtas ako sa'yo.
selalu dipimpin menghati di bidang si doa yang sumpah halimu bisa yakin selalu sangat walang ada aku kali bina walang kaya unik aku dirimu dirika Mengapa tunggu saat
si Kristo lamang ang aking tagumpay. Kaya si Kristo ay aking pinupuri. Sa aking puso at sa aking damdamin. Ako'y nagagalak ng nakilala ko siya. Sa araw-araw kasama ko siya. Sa kabila ng aking mga kahirapan, si Kristo lamang ang ating kaligayahan. Sa kabila ng ating mga pagdurusan, si Kristo lamang ang aking tagumpay. Kaya ako ngayon sa kanya umaasa. Sa kanyang pagpapalit, dalhin ako niya para sa buhay na walang hanggan. Sa kabila na laging mga kahirapan, si Kristo lamang ang ating kaligayahan. Sa kabila ng ating mga pagdurusan, si Kristo lamang ang ating tagumpay. Si Kristo lamang ang ating sumunod, palapakan natin si Brother Paul Velasquez. Nakamute ka pa, Brother Paul. Inaawitan ko siya.
buhay na si Kristo. Buhay na si Kristo. Nagpakamatay lamang siya upang mabawi niya ako. Oh, oh, oh. Nabuhay siya muli at tumahan sa aking puso. Siya ang tagapagligtas, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Walang sapat na ibayan sa aking kaligtasan. Nagpakamatay siyang pusa upang tubusin ako. Oh. Sa dakila ng pag-ibig, pinatawad niya ako. Oh. Siyang may-ari ng ating buhay, ang dakilang tagapagligtas. Buhay na si Kristo. Buhay na si Kristo. Napakamatay lamang siya upang mabawi niya ako. Oh, oh, oh. Nabuhay siya muli at tumahan sa aking puso. Siya ang tagapagligtas, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Pag dumating na si Jesucristo sa kanya, sasama na ako, lalakad din ako sa kanyang trono. Oh, walang nang mga kahirapan at mga kalungkutan, pagkat si Jesucristo ang tanging likaya ko. Oh, buhay na si Kristo. Buhay na si Kristo. Napakamatay lamang siya upang mabawi niya ako. Oh, oh, oh. Nabuhay siya muli at tumahan sa aking puso. Siya ang tagapagligtas, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Siya ang tagapagligtas, ang bugtong at buhay na Diyos. Oh, oh, oh. Ng mga Diyos. Si Kristo ay tinahan sa hangin. Hanapin mo siya samantalang may panahon pa. Napag-isipan mo na ba ang halaga kapag ang kaluluwa mo ay nawala? Mm.
kahit ubusin mo pa ang kayamanan dito sa daigdig. Ngunit sa wakas ng panahon, ikaw ay parusahan. Napag-isipan mo, napag-isipan mo na ba ang halaga? Ang lahat ng kayamanan ay wala kabuluhan. Ito ay bagay sa daigdig na lumilipas lamang. Kaya hanapin mo si Jesucristo, ang Diyos na walang katulad, upang ang buhay mo sa mundo ay uulan. Napag-isipan mo na ba ang halaga kapag ang kaluluwa mo ay mawala? Kahit ubusin mo pa ang kayamanan dito sa daigdig, ngunit sa wakas ng panahon, ikaw ay parusahan. Napag-isipan mo, napag-isipan mo na ba ang halaga? Pagkat dito sa sanlibutan, ipinagmamalaki ay karunungan kay Jesucristo. Lahat ng iyan walang kabuluhan. Pag-ibig mo na maligtas, tanggapin mo si Jesucristo, pagkat siya lamang ang pag-asa sa mundo. Napag-isipan mo na ba ang halaga kapag ang kaluluwa mo ay mawala? Kahit ubusin mo pa ang kayamanan dito sa daigdig, ngunit sa wakas ng panahon, ikaw ay parusahan. Napag-isipan mo, napag-isipan mo na ba ang halaga? Napag-isipan mo, napag-isipan mo na ba ang halaga?
Ba't walang singer? Ba't walang boses si Garwil mo? Di naman na kami yun. Nakamute si ano eh. Garwil oh. Lakto. Kaya tayo dyan. Hindi. Sa kanya. Problema. Nakamute si Ruel. Okay. Ulitin ko. Oo, hindi natin namalayan. Ha? Nakakaisang daang mahigit na tayo ng ating quarantine. Home quarantine. May mga dami ng kaganapan sa buong bansa, sa buong Pilipinas, at sa buong mundo. Ang dami ng mga naganap sa loob ng panahon na naka-lockdown tayo. At pinakahuli nga ngayon, sa panahon ng lockdown, ito namang shutdown na nangyari sa ABS-CBN dahil daw sa hindi pag-renew ng kanilang franchise. Kaya na galit na si Cardo Dalisay. Siyempre, kung kaya yung mawala ng trabaho, mawala ng hanap buhay, talagang nakakalungkot kasi lahat ng ito nangyari dahil lamang sa inis at galit. Dahil sa paghihiganti, sa panahon ng pandemic ng COVID-19, walang trabaho ang tao. Nadagdagan pa ng 11,000 pamilya na ngayon ay wala rin pagkukuhanan ng ikabubuhay ng dahil lamang sa inis at galit. Di raw kasi naipalabas yung kanyang political ads ng kampanya. Samantalang yung mga Chinese ay pinababalik sa trabaho doon sa Pogo, Philippine Offshore Gaming Operations, dahil sayang daw yung buwis at sayang daw yung kinikita ng gobyerno na kinakailangan daw yung halaga nakikitain para labanan itong COVID-19 habang yung mga tunay na Pinoy ay naka-quarantine. Tayo'y nagugutom dahil walang hanap buhay. Akala ng iba ay basta-basta itong usapin na ito kasi kung kayang ipasara yung isang giant TV network, paano pa kaya yung iba? Hindi ba muntik na rin na may pasara ang Rappler at ang Inquirer? Tapos nung isang araw, ipinipilit na Attorney Panelo na yung COVID-19 daw ay kahalintulad ng invasion, quote-unquote, invasion sa ating konstitusyon na isang basihan para makapagdeklara ng martial law. Pag nangyari yan, mga kaibigan at mga kapatid, wala na talaga tayong pag-asa na makapagdaos ng ating gawain. Hindi na rin tayo makakapagsalita. Hindi na tayo makakabatikos. Hindi na natin masasabi yung ating saloobin. Nakakalungkot kasi sa panahong ito ng pandemic, ito pa yung iniisip ng gobyerno. At alam natin na pagkatapos nitong quarantine, na sana nga ay magtuloy-tuloy na ma-lift sa May 15, maliban dun sa sinasabi ko na new normal na ating kakaharapin, dami naman nating sasalungain. Haharapin natin yung mga Judith at Juna. Oo, kilala niyo si Judith. Kilala niyo si Juna? Juna at Judith na yung bayarin sa kuryente. Juna yung bayarin sa tubig. Judith na bayarin sa telepono. Juna ang bayarin sa internet. Bayad sa renta ng apartment. Baon tayong lahat sa utang. Eh kung tutuusin, talagang sagad na tayo sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin ngayong taong ito. Eh nasa buwan pa lamang tayo ng Mayo. Ikalawang quarter pa lamang ngayong taon ng 2020. Eh kaya nga ngayon hinahanap ha. Hinahunting ng mga kababayan natin si Master Hans. Kilala niyo si Master Hans? Siya yung expert sa pungsoy na naghumula at nagsabi na magiging maganda raw yung pagpasok ng taong 2020, Year of the Rat. Eh talagang hahanapin siya ng tao ngayon para magpaliwanag. Bakit? Eh kasi wala. Sabi nga, maganda raw yung pasok ng taon. Pero
Ang dami ng mga naganap. Ang dami ng pangyayari. Pumutok pa yung bulkang Taal. Eh pero sa totoo lang, mga kaibigan at mga kapatid, wala na. Masisisi kundi tayo mga Pilipino. Hindi kung sino pa man, hindi si Master Hans. Kasi sabi nga eh, anong sabi ni Master Hans, ang pungsoy ay gabay lamang. Eh anong ginagawa ng mga Pilipino? Bibili ng kung ano-anong pampaswerte daw. Sinabi na ng gabay lamang. Ibubuhos lahat ng tiwala doon sa pungsoy. Willing victim ang tawag sa inyo. Parang katulad doon sa pyramiding scam. Alam na ninyong maraming sindikatong nagkalat. At yan ang iniaalok. Instant pera. Instant milyonaryo kayo. Naririnig na rin sa balita. Ibinabalita na rin na marami nang naloko diyan sa pyramiding scam. Pero sige pa rin kayo sa paglabas ng pera. Pag i-invest, nakikita raw ng doble, triple sa maigsing panahon. Sabi nga ay too good to be true. At alam na niyo yan, pag sinabing too good to be true, malamang sa hindi, kalokohan niya at katarantaduhan. Pagkatapos biglang mawawala yung may hawak ng pera. Tapos yung naglabas ng perang Pilipino, iiyak-iyak. Oo. Naglulupasay kasi siya daw ay naloko. Eh paano nga? Ay willing victim ka nga. Hinayaan mo ang sarili mo na maloko at ikaw ay hinayaan mong mabiktima. Mga kaibigan at mga kapatid, wala nang iba pang hihigit pa na pinakamakapangyarihang Diyos na may takda ng lahat ng bagay at nakakaalam ng ating kapalaran maliban sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Bagaman tayong tao ay pinagkalooban ng wastong pag-iisip, binigyan din tayo ng kalayaan na pumili at magdesisyon sa ating buhay. Kaya lang ang nakakalungkot nga, mas pinipili ng tao na magtiwala sa mga Diyos-Diyosan na likha ng tao katulad ng mga lucky charm na yan na ibinibenta ng mga expert-expert na pungsoy-pungsoy na yan. Tapos magireklamo at maglulupasay pag hindi natupad yung mga hinihiling na sana yumama, sana magkapera, sana maging maayos ang pasok ng pera sa aming pamumuhay, ay pambihira. Hindi lang magireklamo, sisisihin pa ang Panginoong Hesukristo sa nangyari sa kanyang buhay na ano, nakabase naman doon sa kanyang sariling pagpili at nakabase sa kanyang naging desisyon. Anong tawag sa kanila ng Biblia? Sila yung tinatawag ng Biblia ng mga mangmang. Sabi nga ng Kawikaan 19:3, ipinapahamak ng mangmang ang kanyang sarili pagkatapos ang Panginoong Hesukristo ang sinisisi. Yan ang problema ng mas nakararaming Pilipino sa buhay na ito. Kailangan kasi maging matalino sa lahat ng bagay, lalo na sa ating pananampalataya. Alam mo nang meron lamang nag-iisang Diyos na dapat sambahin at dapat paniwalaan. Pero anong ginagawa mo? Kung saan sang kapatumitingin? Sabi nga ni Father Lai at ni Elder Mark, kailangan diretso lang ang tingin. Sa bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos lamang ang tingin. At wala nang iba para hindi ka maligaw, para hindi ka mapahamak. Sabi nga sa Juan 20:27, dapat huwag ka nang mag-alinlangan. Bagkos ay magtiwala ka lamang na mayroon nag-iisang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, ang may walang hanggang kapamahalaan sa ating buhay. Pero binigyan nga tayo ng kalayaan na magdesisyon at magpasya. Ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos ang nakakaalam sa lahat ng bagay. Ang pinakamakapangyarihang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang may takda sa lahat ng bagay. Siya lamang ang nag-iisang nakakaalam ng kanyang plano at wala nang iba. Sabi sa Isaiah 48:3, nung una pa'y alam ko na kung ano ang mangyayari. Pagkatapos ay bigla ko itong isa sa katuparan. Ibig sabihin, mga kaibigan at mga kapatid ko, kung ano ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo ay yun ang kanyang gagawin. Kaya nga kahit na anong gawin natin para tutulan, o kaya ay baliwalain ang itinakda niya, ay wala tayong magagawa. Katulad dito
sa nangyayaring itong COVID-19 virus na ito, napakatalino ng tao. Nakapunta nga sa buwan. Nakaimbento ng kung ano-ano na hindi natin aakalain na kaya pa lang gawin ng tao. Eh, pero ngayon, sa COVID-19, walang magawa. Ang pinakamatalinong dalubhasa, kung hindi pa kaloob, kung hindi pa itatakda ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, ay hindi magaganap. Dahil sabi sa Biblia, Kawikaan 21:30, ang kaalaman ng tao, pangunawa o karunungan, ay hindi makakatulong kung ang Panginoong Hesukristo ay kalaban. Ibig sabihin, hindi magaganap ang isang bagay kung tutol at hindi kaloob ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ganyan din nung nangyari. Kaya nilulol ng malaking isda si Jonas. Tandaan niyo yung istorya ni Jonas. Yan din ang dahilan bakit hindi nilapa ng gutom na mga leon si Propeta Daniel. Bagkus yung kanyang mga kalaban ang itinapon at nilapa, kinain ng gutom na mga leon. Mga kaibigan at mga kapatid ko, lahat ng ito, lahat ng kaganapan sa mundong ito ay ginawa upang matupad ang plano ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristong pinakamakapangyarihan sa lahat. Sabi nga ang COVID-19 ay nilikha ng tao. Sabi, nilikha ng tao. Minsan, ginagamit ng Panginoong Hesukristo ang kasamaan ng tao kahit pa ang mga hari o kahit sinong pinuno o presidente upang may patupad ang kanyang naisin. Sabi sa Kawikaan 21:1, hawak ng Panginoong Hesukristo ang isip ng isang hari at naibabaling niya ito kung saan niya igawi. Kahit na alam na nating masama ang intensyon ng tao, dito sa pagpapakalat ng COVID-19, kayang gawin ng bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos na maisagawa yung kanyang layunin at maipaunawa sa lahat ng tao. Maipaunawa ang ano? Yung sinasabi, nababasa ninyo sa Facebook ninyo, na ang buhay ay hiram lamang at meron lamang nag-iisang Diyos na may kaloob ng buhay, na anumang oras ay maaaring bawiin ang hiram na buhay, na wala palang silbi at walang saysay ang anumang material na yaman dito sa daigdig, at tanging ang pinakaimportante ay ang pag-iipon ng kayamanan sa langit na walang pinakamakapangyarihang Diyos maliban sa bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Mga kaibigan, mga kapatid at mga bagulang, kumapalad tayo na mga kumikilala sa kanyang pinakabanal na pangalan. Sa lahat ng ito, kakibat sa lahat ng mga pangyayaring ito, ang nagdudumilat na katotohanan na kasama sa plano ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, ang iba yung pagpapala na ipinagkaloob niya sa lahat ng sa kanya ay tumatawag at nagtitiwala. Sabi nga ng unang Korinto 2:7-9, hindi pa nakikita ng mata o narinig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo, para sa mga umiibig sa Kanya. Ito ang itinadhana. Merong nakahanda sa ating pagpapala at nakahandang gantimpala. Yan ang itinakda para sa ating lahat na nagtitiwala, dumadakila, nagpaparangal at kumikilala sa nag-iisang Diyos. Ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Para po sa inyo lahat, di ko alam ang bukas sa aking patutunguhan, ngunit ako ay nanalig lamang sa man akong tumarubo.
si Jesu Cristo ang tagapagligtas. Nasa akin siya ang lumikhas. Sa kanya lamang ako umaasa, pagkat si Cristo ang dakilang Diyos. Ang mga Diyos, wala na akong nalalaman sa aking kinabukasan. Ngunit ako ay nanalig naman kay Jesu Cristo, pinakadakilang Diyos ng mga Diyos at kanunan. Kaya ngayon ako'y lumakad sa makitiniyang daan. Ang araw na maliwanag na sa akin ay nagtatala. Pag-alinlangan at kahirapan ay napawi na ang lahat, pagkat si Kristo ang aking pag-asa, dahil siya ang ligaya. Wala na akong nalalaman sa aking kinabukasan. Ngunit ako ay nanalig lamang kay Jesu Cristo, pinakadakilang Diyos ang mga Diyos at kanunan. Di ko alam ang bukas kung ako ay may pag-asa, kaya ako ay nanalig lamang pagkat si Kristo ang pag-asa ko. Ang landas niya sa katwiran ay aking sinusundan. Sa kaniyang kaharian, doon ako mananahan. Wala na akong nalalaman sa aking kinabukasan. Ngunit ako ay nanalig lamang kay Jesu Cristo, pinakadakilang Diyos ng mga Diyos at kanunan. Kay Jesu Cristo, pinakadakilang Diyos ng mga Diyos
Salamat po. Samantala. Siguro po tayong lahat. Kuhanin ang ating banal na langis ng buhay. Ang ating power password. Asan ang ating banal na langis? Habang hindi pwede mo naman sa ganito. Okay na kayo? Nang pasimula, siyang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ang pinakamagkapangyarihan, tanging bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos. Ang nag-iisang pinakabanal at pinakasagdal, Panginoong Hesukristo, na pinakamagkapangyarihan sa lahat. Maawain at matulungin ka sa lahat ng aming kahirapan. Kaya pinararanan ka namin sa lahat ng panahon. Sapagat ikaw ang aming tagalikha. Ikaw ang may bukod tayong kapangyarihan sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Batid mo ang aming mga suliranin. Sapagat ikaw ang aming Diyos na mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Panginoon ka na mga Panginoon at Hari ka na mga Hari. Tanging ikaw lamang ang aming kanlungan at ang aming kaligtasan sapagkat maliban sa iyo ay wala ng ibang Diyos. Kaya kami po ay umaasa na kami ay iyong ipagtatanggol sa lahat ng uri ng mga sakuna, kapahamakan, ganun din sa kumakalat na COVID-19 virus at sa biglang kamatayan at sa lahat ng masasamang tao, lalong-lalo na sa mga taong lumalapas tangan at nagnanais ng aming buhay dahil sila ay nagagalit sa amin sapagkat sinabi namin ang katotohanan. Ikaw ang aming pinaka makapangyarihan, tanging bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos na walang kapantay, ang pinakadakilang tagapagligtas at tagapagtanggol na Diyos na mga Diyos, ang bukod tanging nag-iisang pinakabanal at pinakasakda, Panginoong Hesukristo na walang simula at wala ring katapusan. Kaya sana po kami magkaisa sa isang pananampalataya at isang pag-ibig upang kami ay maligaya na magliligkod sa iyo. Bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, nag-iisang pinakabanal at pinakasakdal Panginoong Hesukristo mula ngayon at pagpakailanman sa aming buhay. Amen. Sabay-sabay po tayo na uminom ng banal na langis ng buhay, buhusan ng ating ulo. Alika ng 5 beses ang ating Power ID, Power Medal. At sabayan ninyo si Father Lai Calderver at sabayan ninyo si Brother Wal. Tapikin natin ang ating kanang ID ng 2 beses. Isa, 2, at ang kaluwang dibdib ay 3. Isa, 2, 3. Samantala, pakinggan natin ang susunod na bilang. Yeah, it's a thank you.
Thank you.
Bonspa, Gabelin, sampai tamanmu. Babalik ka lamang kay Kristo, na siyang may-ari ng buhay ko. Ibig mo pa magpapatawad ang kasalanan mo. Tanggapin mo na ngayon si Jesus Kristo. Magpangyarihan ang patay na lang si Jesus Kristo. Sa pagpapatuloy ng pagtatangon ko, magpangyarihan ang patay na lang si Jesus Kristo.
Sa pagkupa,
Pagsisihag mo lamang ang lahat ng kasalanan. Hindi pa huli ang lahat ng magiging Panginoon mo si Kristo. Pagkat siya ang may-ari ng buhay mo. Si Jesus Cristo ay nagkakalag na nakilala siya sa bayan ko. Kaibigan ko,
Nawala yung kanyang internet. Oo, yan ang problema talaga sa internet. Napakamahal ng bayad, napakabagal naman. At napakahirap ang kumunek. Yan ang problema dito sa ating telco. Hindi na makabalik si Mariela. Oo, nawala. Nawala si Mariela. Sino susunod? Ang sunod kay Sister Mariela, si Ems, si Teresa. Yun. Yan. Sige, tuloy mo lang. Kaibigan ko, pakinggan mo, ay kaya ko. Thank you.
Thank you.
Kristo ay kailangan ko sa araw-araw. Siya'y inaawitan ko. Siya ang Diyos. Nating makapantayan sa kanyang kaharian, ako'y mananahan sa at siya ang aking Diyos ng mga Diyos na walang hangganan. Malikaya pa rin ako sa kahirapan at kapighatian. Ko lamang si Kristong Diyos ng mga Diyos na walang katulad sa ating buhay. Iniibig ko si Kristo ang landas niya ay aking inutulog. Kahit kailan paglilingkuran ko siya, si Kristo na Diyos ng mga Diyos na aking Panginoon. Maligaya pa rin ako sa kahirapan at kapighatian. Makapiling ko lamang si Kristong Diyos ng mga Diyos na walang katulad dito sa mundo. Si Kristong Diyos ng mga Diyos itinakwil ng tao. Pinaghirapan siya at ipinapo sa krus. Dahil sa ating kasalanan, nagpakamatay siya. Dahil sa pag-ibig niya, binawi ako niya. Maligaya pa rin ako sa kahirapan at kapighatian. Makapiling ko lamang si Kristong Diyos ng mga Diyos na walang makapiling ko lamang si Kristong Diyos ng mga katulad. Maraming salamat, Brother Jobert. Samantala, bago ating pangbukas na bilang, sa araw na ito ng Sabat, gusto ko lamang basahin yung ilang mga text na ipinadala ninyo dito sa akin. Yung mga nakatutok ngayon sa ating Facebook Live, magandang araw po sa inyo. Happy Sabbath. Sabi dito, Happy Sabbath po, Brother Will. Si Brother Neryo po ito ng Malibong Matanda.
Pandi Bulacan, nanonood po kami dito lahat. Maraming salamat po sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Brother Crisanto Ramos at bumubuo ng revelation ng halimu matanda. Pandi Bulacan, magandang araw po sa inyo. Nakatutok din at nakikinig din, nanonood din ang revelation ng kabanatuhan. Nandiyan si Sister Siming Sibayan, siyempre, ang kanilang Bible reader, Brother Rufino Malyari. At siyempre, si Sister Josephine Bermejo. Oo, sabi niya dito, welcome po, makikita ka na naman po namin mamaya kahit sa pamamagitan lamang po ng internet. Nakikita ka po namin, masaya na po kami at nakakasabay po kami sa pagpapower. Narinig ko po, sumasabay ka sa awit. Yan. Happy Sabbath po sa inyo dyan, Sister Josephine. Samantalang nakatutok din at binabati natin ng Happy Sabbath ang revelation ng Pila, Laguna. Sabi niya dito, Happy Sabbath po, Brother Well. Sasabay po kami sa live po ninyo. Pila Revelation, Brother Roland Ilagan. Ayan, maraming salamat po sa bumubuo ng Pila Revelation, Brother Roland, Sister Lolit Ilagan. At sa inyong lahat dyan, kila Brother JP. Happy Sabbath po sa inyo. At maraming salamat sila Sister Oni at Sister Remia ba yun? Sister Remedios ba? Remia? Oo, na nagtetext sa atin. Samantalang ang Buong Galing Family ay nakatutok din sa ating Facebook Live at bumabati ng isang mapagpalang araw ng Sabat sa ating lahat. Binabati rin na syempre bumabati din ang buong Batangas City Revelation sa pangunguna ng kanilang coordinator Brother Napo at Sister Belen Mendoza. Yan, sa lahat po ng mga miyembro ng Batangas City Revelation, binabati ko kayo ng happy Sabat. Ganon din, nakatutok din sa atin ngayong araw na ito, ngayong umagang ito, sa ating Facebook Live, ang revelation naman ng Arumahan, Lemery Batangas, nag-text sa atin si Brother J.R. Bendanya. Siyempre, bumabati ang buong revelation ng Arumahan sa pangunguna ni Brother Adin Villalobos at Sister Marites at sa lahat ng mga bumubo ng Arumahan, Lemery Batangas. Nakatutok din sa atin sila Sister Irma Pari ng Paranaque, Muntinlupa, Las Piñas, Paranaque Revelation. Binabati ko po kayo ng happy Sabbath kaila Brother Rino ko at sa lahat ng mga miyembro ng Muntinlupa, Las Piñas, Paranaque Revelation. Nakatutok din ang mga taga Western Samar, sina Sister Delia Adriano. Ayan, oh, sabi niya dito, nakikinig po kami araw-araw ng programa. Maraming salamat sa Sister Delia Adriano ng Western Samar. Oh, happy Sabbath po sa inyo lahat. Nakatutok din sa atin at bumabati ng happy Sabbath ang revelation naman ng Santa Barbara Victoria Tarlac sa pangunguna ni Brother Caloy. At syempre, sila Brother JR, Sister Cheryl, at ang lahat ng mga miyembro ng Santa Barbara Victoria Tarlac. Opo, happy Sabbath po sa inyong lahat. Samantalang nakatutok din, binabati niya nga pala ang kanyang bienan, si Horacio Galaites, na ano, birthday ngayong araw nito. Yeah, happy birthday po. Brother Horacio, hindi, tatay ito ni Brother JR. Si Brother JR ay junior. O, ang totoong pangalan ni Brother JR, Horacio. Horacio Galaites. Bakit ba tinatago ninyo mga totoong pangalan? Para namang, parang kayo si Brother Apolinario Paitarin. Oo, papulpul pa. Yung pala, Apolinario naman ang totoong pangalan. Oo, parang si Ino Paitarin, yung kapatid. Ang totoo naman pangalan ni Florentino Solomon. Pambihira talaga. Oo, bakit ba kinakayanin nyo yung inyong mga pangalan? Mabuti na lamang si Brother Elmer. Elmer talaga yung pangalan. Oo, walang itinatagong pagaganda ng mga pangalan ninyo, itatago ninyo.
Samantala, bago tayo magpatuloy, pakinggan natin, mamaya babasahin ni Sister Angela yung mga nakatutok sa ating Facebook Live. Pakinggan natin, teka, may mga nagtatanong nga pala, saan makakabili ng Banal na Langis ng Buhay sa panahong ito ng naka-lockdown pa tayo. Eh, meron na lamang hanggang May 15 ang sinasabi na bago ma-lift yung quarantine. So, idinadalangin natin na maipagkaloob nga na ma-lift na yung quarantine sa May 15. Bagaman mayroon pinag-uusapan at pag-uusapan pa raw na i-extend yung quarantine hanggang June. Ako, ang bihirang buhay ko. Eh, sana ipagkaloob sa atin na mawala na, matanggal na yung lockdown. Pero doon sa mga nagtatanong saan makakabili ng Banal na Langis ng Buhay, sa Metro Manila po, kayang makapagpadala ng Banal na Langis ng Buhay within Metro Manila gamit yung Lalamove. Ngayon, doon sa mga nagtatanong kung saan meron, eh syempre, sa Banal na Bundok po, San Juan Baño, Arayat, Pampanga, nakakalusot na sila. Kasi katulad ni Sister Cora Liwanag, nag-text sa atin, nakalusot na sila, nakakuha na sila ng Banal na Langis ng Buhay. Sila Brother Bong Liwanag ng Kutkut Uno, Tarlac. Ganon din, ang Baliwag Bulacan Revelation, meron na may sila. Banal na Langis ng Buhay, nakakuha na rin sila dyan sa Banal na Bundok, San Juan Baño, Arayat, Pampanga. Yan, hindi kasi natin madadalhan, hindi natin madidiliberan yung nasa Central Luzon at sa kadugnog na bayan. Bagaman katulad yan kay Brother Bien Zuniga, meron pang available na Banal na Langis ng Buhay. Samantalang dito sa Metro Manila, merong makabibili na available na Banal na Langis ng Buhay. Siyempre kay Brother Francisco Baroga dyan sa Bunkers Village 2, Pangarap, Caloocan City. Meron ding mabibili na Banal na Langis ng Buhay dyan naman sa tahanan ni Brother Tony Erpelo dyan sa Jordan Heights Subdivision, Novaliches, Quezon City. Saan pa? Meron ding mabibili na Banal na Langis ng Buhay sa tahanan ni Brother Rino Co sa number 501 5th Avenue, 5th Road, LNB 2, Compound, Ilaya Street, Alabang, Muntinlupa City. Saan pa? Meron ding mabibili na Banal na Langis ng Buhay dyan naman sa kay Brother June Bacon sa May Iba, Teresa Rizal. Oo, sino pa? Saan pa? Meron ding mabibili na Banal na Langis ng Buhay dyan sa Kamyas kay Brother Tasio. Oo, saan pa? O mamaya, babanggitin natin lahat ng mga siguradong merong stock ng Banal na Langis ng Buhay. Eh, pero doon sa mga gustong magpadala, magpa-deliver sa pamamagitan po ng Lalamove within Metro Manila, ang gagawin lamang po ninyo, magbabayad muna kayo sa Palawan Express o pwede na rin ngayon sa Smart Padala. Ayan. Magbabayad kayo sa Palawan Express kung magkano yung inyong ipapadeliver, ipapadala ng Banal na Langis ng Buhay sa account ni Brother Eric Reyes. I-text po ninyo si Brother Royal sa aking linya ng telepono. Text nyo na lamang. Huwag nang tatawag. Pwede namang i-text eh. Para makapag-reply ako at i-text ko sa inyo kung paano yung proseso, paano, anong account at saka cellphone number para doon sa Palawan Express account ni Brother Eric Reyes. Opo, doon po kayo magpapadala ng inyong karampatang bayad sa Banal na Langis ng Buhay. Ngayon, pag i-text nyo ako 09 sa Smart 0961-264-7771. Ulitin ko sa Smart 0961-264-7771. Sa Globe, ang numero ni Brother Wood 0995-018-4442 sa dulo. 0995-018-4442. Yan ang ating linya ng telepono para po naman masabi ko sa inyo kung paano makapagpa-deliver ng Banal na Langis ng Buhay. Samantala, bago tayo magpatuloy, narito pakinggan natin ang ating pangwakas na bilang
sa araw na ito, bagaman siyempre ipagpatuloy natin ang ating pangingilin, ang ating gawain sa ating mga bahay-bahay ngayong araw na ito, pero dito sa ating Facebook Live, ito yung ating pangwakas na bilang. Pakinggan natin, palakpakan natin Brother Ricky Boy Rodrigo. Alam mo na ba ang kaniyang pagbabalik? Tinanggap mo na ba si Jesucristo? May pag-asa ka sa kinabukasan mo. Kung si Kristo ang iyong Diyos na pag-alihos, kung nakilala, kung nakilala, kung nakilala si Kristo Diyos ang pagka-Diyos. Magliliwas ako. Salamat, Brother Ricky Boy. Rodrigo, samantala, maraming salamat din, bumabati ng Happy Sabbath. Ang buong Santa Elena, Camarines Norte Revelation, nanonood din sila at nakatutok sa ating Facebook Live. Ayan.
sa pangungunan ng kanilang mabait at masipag na coordinator, Sister Mercy Nene Ortiz. Si Brother Angelo Atamay, Brother Angelo, kinakailangan mo nila takang gupitan. Paano ka ba? Nagugupit yan eh. Brother Angelo Atamay, maraming salamat at happy listening sa inyo. Si Brother Elton John, yan. Happy Sabbath po sa inyo lahat. Samantala, nag-text din sa atin, bumabati ng Happy Sabbath. Nakatutok din kami dito sa aming bahay, Sampaguita, Lipa City. Ang nag-text, Brother Bobby at Sister Marife Cabarles. Ayan, Happy Sabbath po sa inyo dyan sa Sampaguita, Lipa. Kina Sister Telma Tenyoso din, happy Sabbath po sa inyong lahat dyan. Samantalang nag-text din, dahil nakatutok din ngayon, ang Balaba, Dao, Revelation. Nakatutok sa ating Facebook Live sa panguna, ang nag-text sa atin si Brother Roberto Minay. Happy Sabbath po sa inyong lahat dyan, Brother Roberto Minay, at sa lahat ng mga nakatutok na ikinig sa ating gawain dito sa pamamagitan ng ating Facebook Live. Samantala, dun sa mga nakatutok at nakikinig din sa ating Facebook Live, babasahin si Sister Angela lahat para mapasalamatan natin. Sister Angela, basahin mo isa-isa. Sister Evelyn Barreto Sevilla. Sister Evelyn. Brother JP De Leon. Brother JP ng Pila. Sister Teresita De Leon. Sister Teresita, mag-isabat po. Sister Ems Carihan. Sister Ems, maraming salamat. Brother Rick Sinon. Brother Rick, maraming salamat. Sister Abigail, maraming salamat. Brother Richard Bruno Mejia. Brother Richard Bruno Mejia, happy Sabbath sa inyo dyan. Sister Miriam, Sister Miriam, at Brother Max Abilera, syempre ng Kalaka, Batangas Revelation, happy Sabbath sa inyo dyan. Sister Asuncion, Shoni. Gutado ng Antipolo Revelation. And nakatutok din kaya kasi baka walang internet si Barangay Lower de la Paz, Antipolo City. Oh, Sister Shoni lang ba nakatutok diyan? Ha? Oh, eh wala kasi internet eh. Pagka oldies na, hindi na makapag-internet eh. Birthday daw sa Armahan ng Mary Batangas, Brother John Denbert. Brother John Denbert, happy birthday ngayong araw na ito. Oo. Tapos, Evangelista. Sister Ann, happy Sabbath. Sister Nesali Paigaw. Sister Neptali? Nesali Paigaw. Ayan, happy Sabbath po. Sister Michelle Mendoza. Sister Michelle, happy Sabbath. Sister Rosalinda Perez. Sister Rosalinda Perez, kamag-anak siguro ng asawa. Lola. Si Sister Helen, Brother Dingdong, nandiyan sa Tagaytay. Si si Aidan. Sino pong nandiyan sa Tagaytay? Happy Sabbath, Nay. Oo, kamusta sa inyo dyan? Sister Mary Grace Bona. Sister Mary Grace, happy Sabbath po sa inyo. Brother Junior Matencio. Brother Junior Matencio, happy Sabbath. Sino Brother pa? David Verdadero. Brother David Verdadero, happy Sabbath. Sister Gloria Marco. Sister Gloria ng Kalawag, Quezon, happy Sabbath po. Sister Milet Buyagon. Sister Milet, ayan, happy Sabbath. Sister Florence de los Santos. Sister Florence, happy Sabbath. Maraming Brother salamat. Dan Brother Dan Delgado. Masipag yan. Brother Dan. Pagka meron kayong papagawa rilo, si Brother Dan Delgado ang gumagawa na rin. Oh, yung mga hindi na po pwede gumana rilo, si Brother Dan ang gumagawa. Si Brother Dan, yan ang gumagawa din na rilo ng mga ipinapagawa ni Brother Elmer. Tapos si Brother... si Brother Elmer, ipapagawa daw si Demento. Sino ba?
Naalala ko lang. Sino pa? Sister Baby Alto. Sister Baby. Sino pa? Sister Zia Zafera. Sister, yan yung Rebellosa family. Brother Robert. Sister Zia. Brother Al Capili. Brother Al Capili, happy Sabbath. Sister Zailin Mendoza. Sister Zailin, happy Sabbath. Sino pa? Sister Leticia Soler. Sister Leticia Soler, happy Sabbath. Sister Luz Manilias. Sister Luz, happy Sabbath sa inyo. Sister Loida Salazar. Sister Loida, Brother Eugene Salazar, at buong Salazar family ng Nasugbu, Batangas, binabati ko po kayo na happy Sabbath. Siyempre si Brother Richard Buenas, ang masipag nilang Bible reader. Happy Sabbath po sa inyo. Sister Joy Mirabel. Sister Joy, yung pangarap Caloocan Revelation, nag-text din. Happy Sabbath, Brother Francisco Baroga, Sister Milet Corpin, Sister Reina Lynn Medalla. Happy Sabbath po sa inyo. Brother Joel Rosana. Brother Joel, nag-text din ang Maria Clara Revelation sa pangunguna ni Brother Tony Erpelo. Happy Sabbath. At siyempre nakatutok din sa atin ang kanilang Bible reader, Sister Cherry May at Sister Michelle. Pinababati nga pala ni Sister Michelle yung kanyang tatay, Tatay Giling, na ng happy birthday ngayong araw nito sa nasa langit. Binabati niya ng happy birthday, Sister Michelle. Yan. Sino pa? Mary Joy Agpao. Sister Mary Joy Agpao, happy Sabbath. Maraming salamat. Brother Edmond Delgado. Brother, yan si Brother Edmond Delgado. Kapatid yata ni Brother Dan. Tama ba? Kung hindi ako nagkakamali. Sino pa? Sister Hanilyn Bona. Sister Hanilyn, happy Sabbath po sa inyo. Sister Edrelin Delapusio. Sister Edrelin, happy Sabbath. Brother Joseph Fonte. Brother Joseph, happy Sabbath. Sister Leonora Mirasol. Sister Leonora, happy Sabbath. Sister Marisa Constantino. Sister Marisa Constantino, ilan ang bali lahat ng Facebook Live kanina? 311. Ayan. Di na namin kayo mababating lahat. Pero maraming salamat si Sister Lisa Ipilan din, nakatutok. Happy Sabbath po sa inyo. At syempre, oy, si Brother Loreto at Sister Donald Lawang ng Aguilar, Pangasinan. Binabati ko po kayo ng happy Sabbath. Si Sister Elena Gadiano, binabati rin niya ng happy birthday. Birthday niya noong May 7, Sister Elena Gadiano ng Palawan. Ay, binabati ko po kayo ng happy Sabbath. Ayan. At syempre, hindi na natin mo isa-isa, pero maraming salamat po sa lahat ng ating mga nakasama, nakapiling, nakaagapay ngayong araw na ito. Syempre, ang ating Back to Christ singer sa galing sa Ancestral House dyan sa Quiapo, Maynila. Maraming salamat, Sister MC Mateo at Sister Teresa Mateo, Ancestral House sa Quiapo. Yayamanin, kita nyo naman yung mga dekorasyon sa bahay. Samantalang sa akin, kutina lang yung nasa background. Eh, yan yung Ancestral House ng mga Mateo. Samantalang nasa Quezon City, si Brother Jobert Cretencio. Maraming salamat, Brother Jobert. Nandiyan naman sa Caloocan, Sister Mariela, Sister Ella, maraming salamat. Samantalang nandiyan naman sa kanilang farmhouse sa Santa Rosa, si Brother Ricky Boy Rodrigo. Farmhouse yan, Santa Rosa lang. Ganon din. Si Sister Gina. Maraming salamat, Sister Gina. At syempre, nandyan din sa kanyang mansyon, si Sister Ariana. Pito mo naman. Santa Rosa, Laguna. Ang bihira talaga. Maraming salamat din. Nandyan naman sa kanyang condominium unit, si Sister Eva Del Castillo. Kondo, kita niyo yung background, nasa kondo. Nandiyan naman sa kanyang mansyon na hindi pa natatapos ngayon dahil sa napakalaking pinapagawa, si Brother Elmer Del Castillo. Maraming salamat. Samantalang doon sa kanyang bahay-bakasyonan,
Pero nawat na putol na si Brother Apolinario Baitaren, si Brother Paul Velasquez, at saka Sister Mean, at saka si Brother Paul Vincent, nandiyan sa kanilang bahay bakasyonan sa Santa Cruz, Laguna. Kami, maraming salamat dito kay Sister Angela. Nagbayad pa ito ng magkano? 800 pesos para lamang dito sa ating Zoom para hindi na tayo mapuputol. 800 pesos in sponsor. Hindi na ako sisigilin niya. Sisigilin pa ba ako niya? Hindi na. 800 pesos. At syempre sa inyo lahat, maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating gawain. Si Brother Tony Busing din, nakatutok din po sa ating Facebook Live dyan sa Parada, Valenzuela. Sister Linda, Brother Tony Busing, meron din kayong mabibili ng banal na langis ng buhay niyan dahil abot-abot yung pa-deliver niyan ng banal na langis ng buhay. At syempre sa inyo lahat, happy Sabat. Sa pangalan po ng tunay, nag-iisa, buktong at buhay na Diyos ng mga Diyos, sana ay magkita-kita na tayo sa ating gawain sa susunod na sana ipagkaloob, sa, na malift na nga yung quarantine at magkadaupang palad na tayo ng live sa ating mga gawain. At syempre, nagtatanong, marami ang nagtatanong saan ang unang gawain. Malalaman po natin. I-schedule po natin pagkatapos na po na ma-lift yung ating yung home quarantine. At syempre, ang kinukonsidera natin, syempre, amphitheater, Quezon City Memorial Circle, ang iniisip din natin yung Panalabundok, San Juan Baño, Arayat, Pampanga. Basta mag-abang na lamang po kayo at makinig, tumutok sa ating nag-iisang palatuntunan sa radyo, nag-iisang palatuntunan ng Back to Christ sa radyo sa DZXL po lamang. 558 kHz sa inyong talapitan. Maraming salamat sa Pamilya Canoy ng DZXL at syempre sa kanilang masipag, mabait na station manager si Sir Buddy Oberas dahil nakakapag-broadcast tayo ng kahit hindi pa tayo nagbabayad. Nakakapag-broadcast tayo ng utang dahil nga wala ho tayong gawain. Pag wala tayong gawain, wala po tayong income, wala tayong pambayad sa radyo. So maraming salamat. Sa pangalan ulit ng tunay, nag-iisa, buktong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng tunay na sugo, Don Edmundo Makasalig Lahi, sa pangalan ng kanyang kanang kamay, ang sisiyo ng Haring Agila, si Elder Bear. Ito po naman ang inyong lingkod, ang inakain ng sisiyo ng Haring Agila dito sa aking hamak na tahanan, kasama yung aking pamilya, Sister Malu, si Sister Angela, si Ina, si Fem, si Pocholo, at si Paulo James. Maraming salamat. Ipagpatuloy natin ang ating gawain ngayong araw na ito. Magandang araw. Happy Sabat at mabuhay tayong lahat. Maraming salamat. Thank you.